Magsitayo po ang lahat. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth, ang mahal na Birheng Maria na nagtataglay sa iyong anak sa kanyang sinapupunan. Sa pagbubunsod ng iyong Espiritu, kami naway makaisa ng mahal na Birheng Maria sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipong po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon, ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion,
Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Kapiling ninyo ang butihing poong banal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kapiling ninyo ang butihing poong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling ninyo ang butihing poong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Kapiling ninyo ang butihing poong banal ng Israel. Magsitayo na po ang lahat. Aleluya, aleluya, Birheng Mariyang mapalad sa pananalig mong tapat sa Diyos na tagapagligtas. Aleluya, aleluya. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati ni Maria si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarating ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kaniyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kaniyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kaniya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kaniyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan.
ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kaniyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kaniyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria sa kaniyang pinsang si Elizabeth. Tunay nga pong walang imposible sa Diyos. Uulitin ko po, walang imposible sa Diyos. Puno ng kagalakan, lumukso ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth sa pagdadalang tao ni Maria para sa anak ng Diyos. Kung inyo pong mapapansin, ang dalawang himala at misteryo na ito sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Una, isang matanda at baog pa. Ikalawa, isang birhen. Kapwa nagdalang tao. Kapwa kinalugda ng Diyos at kapwa tinanggap ang pagpapala ng Panginoon. Kung lubos po nating pagninilayan, walang katumbas ang biyayang ito na ipinagkaloob sa ating Birheng Maria. Bakit? Sapagkat pinili siya upang maging ina ng anak ng Diyos. Hindi ordinaryong tao ang ipagbubuntis niya. Hindi basta-basta, hindi kung sino-sino lang, kundi anak ng kataas-taas ang Diyos, ang mananahan at titira sa kaniyang sinapupunan. Pagmasdan ninyong mabuti, napakaganda po ng disposisyon ng ating mahal na Birheng Maria. Una, hindi siya nagmalaki. Hindi niya ipinagsigawan sa buong mundo na mas higit siyang pinagpala sa lahat ng mga babae. Hindi lumaki ang kaniyang ulo. Hindi niya ipinagpilitan ang kaniyang sarili para kainggitan ng ibang tao. Ano ang kaniyang ginawa? Narinig natin sa Ebanghelyo, si Maria naglakbay upang ibahagi at ipamalita sa kaniyang pinsang si Elizabeth ang mabuting balita ng Panginoon. Mapapansin ninyo, si Maria mismo ang nagdala sa Panginoon upang maging pagpapala din para sa ibang tao. Hindi niya ito inangkin
ng sarilinan. Hindi niya ito sinarili. Nagpuri at dinakila niya ang ating Panginoong Diyos. Dalawang makapangyarihang salita, pagbabahagi at pamamalita. Ganito din ba tayo, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto? Ibinabahagi at ipinamamalita din ba natin ang mga mabubuting pagpapala na ating tinatanggap upang mapupurihan ang ating Panginoon? Hindi ba tayo nagiging madamot? Hindi ba tayo takot magbahagi para sa kapwa at sa ating simbahan? Kaya nga hinahamon ko ang lahat ng mga online viewers sa mga sandaling ito at ang mga tao na nagsisimba ngayon sa ating simbahan. Huwag po kayong matakot magbahagi para sa kapwa at para sa ating simbahan. Lalong-lalo na po dito sa ating simbahan sa Quiapo Church. Dahil ang inyong mga tulong o anumang uri ng donasyon ay ibinabahagi din namin para sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan. Uulitin ko po, ang ibinabahagi po ninyo ay amin ding ibinabahagi upang ang diwa ng pagbabahagi ay huwag maputol at ito ay magpatuloy. At upang ang mga tao na hindi ninyo naaabot sa tulong ng ating simbahan ay ating marating at maabot din sa pamamagitan ng ating tulong at pagmamahal. Kaya, gaya ng aking sinabi, huwag po kayong magdadalawang isip na magbahagi. Dahil tiyak yon, mas doble ang pagpapala na sa inyo ay babalik. At ito po ang ginawa ng ating mahal na Birhing Maria. Hindi siya natakot magbahagi. At narinig natin sa Ebanghelyo ang kaniyang panalangin, ang kaniyang Magnificat. Ito ang awit ng kaniyang puso bilang paraan ng pagpupuri at pasasalamat sa dakilang bagay na tinanggap niya mula sa ating Panginoong Diyos. Buong buhay siyang naging tapat at pinanatili niya ito. Ang taglay niya dalisay na kalooban hanggang sa kaniyang kamatayan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa bawat araw na tayo po ay gumigising sa umaga, ito ay araw na dapat lagi tayong nagpapasalamat sa ating Ama. Bagamat marami tayong pagkakamali sa buhay, patuloy na ipinadarama sa atin ng Panginoong Diyos ang kaniyang pagmamahal. Naway ang maging sambit lagi ng ating mga bibig. Walang hanggang pasasalamat po, mahal na poong Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinararangalan si Elizabeth ng pagdalaw ng ina ng kaniyang Panginoon. Subalit ninais lamang ni Maria na ibahagi ang kaniyang kagalakan sa ating pagdiriwang ng kapistahang ito. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na nagtatangi sa mga babaeng ito. At sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon.
Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang simbahan naway lubos na buksan ang kanyang puso sa salita ng Diyos at ipahayag ito ng may kagalakan sa lahat ng tao at kultura. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga namumuno sa mga bansa naway makagawa ng mga programa sa pagtatatag ng isang higit na maayos na mundo ayon sa diwa ng mapagkumbabang paglilingkod ni Maria. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Tayo naway pasiglahin ng mahal na Birheng Maria upang madagdagan natin ang ating mga pagsisikap sa pagtataguyod ng isang higit na maayos na lipunan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Sa mga may sakit, naway ipakita natin ang ating malasakit sa pamamamagitan ng ating pagdalaw sa kanila at pagpapalakas ng kanilang loob. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga namayapa, naway makatagpo kay Maria ng isang tunay na kanlungan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Panginoong Diyos, ibinaba mo ang makapangyarihan at itinataas ang aba. Sa tulong ng mga panalangin ng mahal na Birheng Maria, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pag-asa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Thank you po, Father. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang puong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang puong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo itong aming pagdulog sa iyo upang ipagdiwang ang paghahain ng sarili ni Heso Kristo. Kasihan mo nawa kami sa aming pagganap nitong pagdiriwang katulad ng iyong paglingap sa kinalugdan mong pag-ibig ng inang nagsilang sa iyong nagkatawang taong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birhing nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, pagsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyakan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat nang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig, bago umalis harapan ng pare o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement. Announcement, ang lahat po ay inananyahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na June 1, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo, maraming salamat po. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari po kayong makipag-ugnayan sa records to office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin si na Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, uwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang puso namin nagpupuri sapagkat nakila ang iyong ginawa para kami makatanggap ng buong galak sa iyong anak na nooy masayang nadamang kaharap ni San Juan, bagamat lingid sa pangmalas at dito namay aming nakatagpo sa banal na pakikinabang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko po ang lahat habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalainawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa banal na birhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga dagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria, upang sa ganitong diwa, kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.